Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Miley. Tutulungan ko kayo na basahin at intindihin ang inyong mga modules. Tara, basahin na natin! Grade 1 Health, ikatlong markahan, Module 1 Pangloob na polusyon sa hangin. Subukin. Pag-aralan ang mga sumusunod na larawan. Iguhit sa papel ang masayang muka kung nagpapakita ng malinis at maayos na paligid. At malungkot na muka naman kung hindi. Number 1. Masayang muka o malungkot na muka? Number 2. Masayang muka o malungkot na muka? Number 3, masayang muka o malungkot na muka? Number 4, masayang muka o malungkot na muka? At number 5, masayang muka o malungkot na muka? Aralin 1, panloob na polusyon sa hangin. Balikan, ang module na ito ay tungkol sa kahalagahan ng gawaing pangkalusugan. Ang bawat bata ay dapat matutos wastong gawi sa pangkalusugan upang makaiwas sa sakit at mapanatili ang masiglang katawan. Ang batang malusog ay maraming nagagawa tulad ng nakakapag-aral ng mabuti, nakapaglalaro, nakalalahok sa iba't ibang gawain at marami pang iba. Ano kayang mangyayari sa ating kalusugan kung hindi natin isaisip at isagawa ang mga wastong gawaing pangkalusugan? Tuklasin, basahin ang sitwasyon at piliin ang titik ng tama o angkop na sagot. Isulat sa sagutang papel. Number 1, nakita mong marumi ang loob ng inyong bahay. Ano kaya ang dapat mong gawin? A. Tingnan lang at makipaglaro. B. Tumulong sa paglilinis ng bahay. C. Magkalat pa ng maraming dumi. Number 2, nakita mong nakakalat at nakabukas ang mga produkto may kemikal sa inyong tahanan o bahay. Ano gagawin mo? A. Magpapatulong ako sa pagligpit ng mga produktong may kemikal. Letter B. Iiwan ko lang na nakakalat. Letter C. Itatapon ko sa pintuan ng bahay. Number 3. Nakita mong unti-unti nang natutuyo ang inyong halaman sa loob ng bahay na siyang nagpapalamig ng inyong kapaligiran. Ano ang gagawin mo? A. Puputulin na lang. B. Didiligan upang mapanatili ang preskong hangin. C. Itatapon na lang sa basurahan. Suriin, ang polusyon ay pagiging marumi ng kapaligiran. Sa pangkapaligiran, kabilang sa uri ng polusyon, ang polusyon sa hangin. Mga sanhi ng panloob na polusyon sa hangin. Number 1, usok ng sigarilyo. Ang usok ng sigarilyo ay nakakasama sa ating hangin. Number 2, usok mula sa kandila at insenso. Number 3, usok mula sa kalan at pagkaing sunog. Number 4, paggamit ng spray sa lamok at mga insekto. Ito ay nagdadala ng polusyon sa hangin. Number 5, mga kasangkapan ng mga material o materyales na kemikal. Ito ay nagdadala ng polusyon sa hangin. At number 6, alikabok galing sa labas. Ang panloob na polusyon sa hangin ay maaring maging sanhi ng mga sakit, allergy, at kamatayan sa mga tao. Maaari ring maging sanhi ng pinsala sa iba pang mga nabubuhay na organismo tulad ng mga hayop at mga pananim at maaaring makapinsala sa natural na kapaligiran. Mga alituntunin upang maiwasan ang panloob na polusyon sa hangin. Number 1, panatilihing malinis ang iyong tahanan o bahay. Number 2, pagtakip ng maayos sa mga produktong may kemikal.
Number 3, kaalaman tungkol sa wastong paggamit ng mga produktong may kemikal. Number 4, iwasan ang paggamit ng mga spray para sa mga insekto. Number 5, iwasan ang usok ng sigarilyo, kandila, at insenso. Maglagay ng mga halamang lumilinis ng hangin sa loob ng iyong tahanan o bahay. Pagyamanin, ang panloob na polusyon sa hangin ay nagdadala ng sakit tulad ng mga sumusunod. Tignan ang mga larawan sa hanay A. Ano kayang sakit ang ipinapakita ng bawat isa? Piliin ang sagot sa hanay B. Sulat ito sa sagutang papel. Number 1. Ano kayang sakit ang dala ng larawan na ito? Asma o hika? Nahihirapang huminga? Depekto sa kapanganakan ng bata o birth defects? Panghihina ng katawan? Sakit sa puso o malubhang ubo? Number 1. Ano kayang sakit ang maaaring makuha rito? Nandito sa larawan ay puso. Number 2. Ano kayang sakit ang nasa larawan? Asma o hika? Nahirapang huminga? Depekto sa kapanganakan ng bata o birth defects? Panghihina ng katawan? Sakit sa puso o malubhang ubo? Number 3. Ano kayang sakit ang meron ng batang ito? Nahirapan siyang huminga. Asma o hika? Depekto sa kapanganakan ng bata o birth defects? Panghihina ng katawan? Sakit sa puso o malubhang ubo? Number 4. Ano kayang sakit ito? Asma o hika? Depekto sa kapanganakan ng bata o birth defects? Panghihina ng katawan? Sakit sa puso o malubhang ubo? At number 5, ayan, kakaibang itsura ng bata. Asma o hika? Depekto sa kapanganakan ng bata o birth defects? Panghihina ng katawan? Sakit sa puso o malubhang ubo? Isa-isip, tignan ang mga larawan. Isulat sa sagutang papel ang letra ng larawang nagdudulot ng panloob na polusyon sa hangin. Alin dito ang nagdudulot ng panloob na polusyon sa hangin? A, letter B, o letter C? Sulat ito sa patlang. Number 2, letter A ba? Letter B, o letter C? Sulat ito sa patlang. Number 3, alin dito ang nagdadala o nagdudulot ng polusyon sa hangin? Letter A, letter B, o letter C? Isulat ang sagot sa patlang. Number 4, alin dito ang nagdudulot ng polusyon sa hangin? A, B, o C? At number 5, A, B, o C? Isagawa. Paano mag-ingat sa epekto ng panloob na polusyon sa hangin? Isulat sa papel ang T kung tama at M kung mali. Number 1, huwag paglaruan ang mga kasangkapang may kemikal. T kung tama, M kung mali. Number 2, huwag manigarilyo sa loob ng bahay. T kung tama, M kung mali. Number 3, paglaruan ng mga produktong may kemikal. T kung tama, M kung mali. Number 4, linisin ng regular ang tahanan upang maalis ang alikabok. T kung tama, M kung mali. At number 5, ugaliing kumain ng prutas at gulay upang hindi maging sakitin. T kung tama, M kung mali. Tayahin. Tingnan ang mga larawang may kemikal na nakikita sa tahanan o sa bahay. Gumuhit ng puso sa sagutang papel kung naipapakita ng bawat pares ang wastong gamit nito. At isulat naman ang bilog kung hindi.
Kapag tama ang pagkakagamit, puso. Kapag mali ang paggamit, bilog. Number 1. Ito ang produktong ginagamit. Ito ang kemikal. Ganito ginagamit. Puso kung wasto ang gamit, bilog kung hindi. Number 2. Clorox. Ito, ginagamit ni nanay. Puso kung wasto ang gamit, bilog kung hindi. Number 3. Pintura. Ganito ginagamit ni tatay. Puso kung wasto ang gamit, bilog kung hindi. Number 4. Ganito ginagamit ni kuya ang kemikal. Puso kung wastong gamit, bilog kung hindi. At number 5, dishwashing. Ganito ginagamit ni ate. Karagdagang gawain ano-ano ang dapat gawin upang maiwasan ang panloob na polusyon sa hangin. Isulat sa sagotang papel ang check kung wastong sinasabi at X kung mali. Number 1, itanong muna sa mga magulang kung ano at saan gagamitin ang produktong may kemikal. Check kung gusto, X kung hindi. Number 2, magsunog ng mga plastic. Check kung gusto, X kung hindi. Number 3, takpan ng maayos ang kasangkapang may halong kemikal. Check o X. Number 4, manigarilyo sa loob ng tahanan. Check o X. At number 5, panatiliing malinis ang loob at labas ng tahanan. Check o X. Nakuha nyo ba ang araling ito, mga bata? Sa susunod naman, ako ulit si Teacher Mighty. Paalam!